ayos. Malaki na yung bunga, hinog na. Pwede na to. Pwede nang kitasin. Bukan nga. Wow. Pwede ko lang kainin ito. Laki na siya. Oh, nahinog na. Nag-ano to? Namulaklak ito nung ano, nung Marso. Pero kaya ano na ngayon, ang nakalipas ay ano. Ngayong buwan na. April, May, June, July. Mahigit tatlong buwan na yung nakalipas bago natin ngayon maano, napipitas itong bunga niya. Pagka totally na mahinog na yan kapag dumating na sa ano, pagkatapos ng ano, ng buwan ng Agosto siguro. First time ko kasi mag anong ganito eh, magtanim ng lalandan dito sa amin. Ano lang po ito? Sinubukan ko lang pong mag-ano nang magpatubo ng ganito nung ano po, yung seed niya. Sinubukan ko pong ano ipatubo. Bali po ipinunla ko po ito noong ano 2008 po. Linagay ko po sa polyethylene bag kanon. Hanggang ganyan. Pagkatapos ng mga 2 taon ganun, lumaki siya ng ganito. Bago siya na-transplant diyan po. Ayos ah. Meron na kaming ano ah. Meron na kaming pagkukuhanan ng prutas na dalandan. Sa aming bakuran lang. Backyard. Kahit nandito siya sa mga tabi ng mga baboyan, ganyan. Sa pagtabi-tabi ng mga puno ng saging. Ganyan. At pwede pang gawin itong ano, pangsilungan ng mga alagang hayop. At pwede ka rin maglagay nandiyan ng ano, ng tuyan kapag araw ng ano, ng tanghali. Kung mainit ang panahon. Kahit kung merong mga daon-daon diyan sa tumutubo diyan na daon-daon. Nagkakaano sa kanyang mga sanga ay tinatanggal ko para ano, para hindi siya ano maiwasan ang pagsanga-sanga niya diyan. Para mas comfortable ka sa ano, sa silong niya. At maganda siya para ano, pangtambayan ganun. Kahit yung ano lang, mini-maintain ko po yung ano, yung sanga niya dito sa taas para magganon siya. Para mas okay siyang ano, pangsilungan. At malilim niya pang ganun. Kaya't kung pagkalaki nito, kung aabot na siya ng ganyan, lalapan na itong kanyang mga sanga, ay pwedeng-pwede na ako dyan mag-ano. Mag-tayo dyan, paikot ng ano, lamesa. Na pwedeng pantambayan. Kapag panahon ng oras o sa oras ng ano tanghaling tapat kung mainit-init yung panahon. Mainit-init yung ano yung oras na yun. Ka, tignan natin yung ano. Bale po bale mag-tumble po yan, isang buto lang. Dalawa po yung ano niya, yung puno niya. Pero
parang ano lang yun, kapag nakikita mong ganito ngayon, parang ilan yung ano yung puno niya, 1, 2, 3, 4, 5, parang lima, pero dalawa po yan, kasi sanga lang po niya yun, yung mga yun, dalawa, tatlo ba nun? Tika, tingnan natin sa malapitan. Ito. Dalawang puno pa ito. Kasi magkambal po kasi sila eh. Kung titingnan niyo po yung ano yung sa loob ng buto ng kalamansi dalandan, marami pong mga ano. Parang mga kambal-kambal na yung bahagi po ng may yung bahagi niya po na yung mga yung kutila doon po na tinatawag. Yun po yung mga kambal na ano, kambal niya. Kung ikukumpara mo sa ano, sa itlog, dalawa po yung embryo niya doon sa loob. O, yan. Titingnan natin pataas mula sa puno hanggang sa taas. Yan. Oh, lumililim na siya. Maganda yung lilim niya. Tapos ganito mo naman titingnan kung medyo malayo ka na. Oh. Nasa layo na ito ng ano, mga 5 metro ganun. Tapos nandito naman ako sa kanyang sa bahaging silangan ng side niya. Ganyan po mo siya tingnan kung nandito ka sa kanyang another side niya. Doon ako kanina, doon ako kanina na tumayo. Oh, malapit tayo. Marami siyang bunga. Yan, may bunga doon siya. Dalawa. Dalawang cluster yung bunga niya dito. Sa isang sanga niya. Marami pa dito. Ganyan, meron pang dalawa dito. Ay, tatlo pala. Yan o. Oh. Ayan, dalawa. Tatlo. Kali-ani, magkamo. Pito. 8, nandun sa taas. O, oh, dyan o. Oh. 8, siyam. Malaki yung yan sa taas. Ah. Ah, kanita, dito yung pinicturan ko. Ayan pa natin dito kung meron pa. Ano pang bunga. Best time talaga ito mamunga. Mula nung Marso, doon sa unang nagbulaklak po. Ah, dyan ang dalawa siya. Meron pa dito. Yan po, andyan o. Yan. Andyan yung dalawa o. Ay, may dalawa pa dito. Ito. Pero mga iba, may ano pa yung may ano, plastic. Nagyan po namin ng plastic kasi. Nung araw po nung ano, nung first time na munga, maraming pong kasing mga insekto na ano, mag-i-inject ng kanilang ano dito. Sa may balat niya po. Ini-inject po nila doon sa loob yung kanilang mga itlog. Tapos kapag napisan yun, magiging kuod po yun. Kaya ang nangyayari po sa bunga niya, nag-ano po sa parang ganito po. Dan na yun. Nagbukol-bukol po siya tulad ng ganito. Nakakita na po ba kayo ng ano ng bunga ng suha kung nakakita kayo ng ano ng bukol-bukol yung fruits niya. Ganun po yun, ganun. Ganun po ang mangyayari. Ihalin tulad po natin yun. Pang ganyan may bukol lang konti ito.
parang nakaligtas po ito sa ano, sa insekto na yung ganun. Kaya susubukan na natin siyang balatan kung pwede na siyang kainin. Oh, hinog na. Wow, hinog na siya. Nahihinog na siya. Yan. Ganda na yung ano yung. Pero medyo maliit lang siya. Yung medium size yun. Yan, subukan natin ano. Ano it siya. Yung i-broke natin siya. Yan, pwede na siya. Para na siya yung ano, yung nabibili sa ano, palengke. Ganyan o. Wow, ang sarap ha. Medyo maasim siya. Pero mas maganda po yung prutas, yung medyo maasim siya para ano, para mas mararamdaman mo yung ano mo yung tamang vitamin C niya. Kinakain na natin siya. Sarap talaga. Sarap pa. Hinog na talaga. Ayos, tama na yung asin po. Pagkawin doon siya. Ang ganda niya ng lilim niya po. Subukan natin siyang ano, lapit. I-zoom natin. Pero medyo malabo lang. Kasi andito tayo sa lilim ng bahay ng kamdig.